loob ang pamilya ni Mary Jane Veloso nang mabalitaang humiling ang Department of Foreign Affairs na mabigyan ng executive clemency ang convicted Pinay sa Indonesia. Hirit naman ang grupong migrante, dapat sana si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naglapit nito kay Indonesian President Joko Widodo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Araw-araw, laman ng dasal ni Nanay Celia ang paglaya at pag-uwi ng anak niyang si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane ang Pinay na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang bagahe sa airport noong 2010. Mula nang maaresto, wala nang ibang ninais si Nanay Celia kundi ang mapatunayang inosente ang kanyang anak. Yung mating lang yung anak ko, makita ko lang, magkasama ko mas kailang araw lang, kunin na ako, pwede na sa akin. Nang mabalitaan ang state visit sa Indonesia ni Pangulong Bongbong Marcos, nabuhayan ng loob ang pamilya Veloso na mauungkat kay Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane. Kagabi, kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na formal nang hiniling ulit ng Pilipinas na mabigyan ng executive clemency si Mary Jane. Pero imbis na si Pangulong Marcos, si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang nagparating nito sa kanyang Indonesian counterpart na si Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi. Ayon sa kanila ay nasa mabuting kalagayan siya sa Wonosari Women's Penitentiary sa Yogyakarta. Ikinuha din siya ng abogado ng ayon sa batas ng Indonesia ng tuluyang maprotektahan si Ms. Veloso. At kahit wala pang katiyakan, naghahanda na raw ang pamilya Veloso oras na makalaya at makasama nilang muli si Mary Jane. Mula sa mga tulong at donasyong natanggap, ipinagawa ng mga magulang ni Mary Jane itong bahay na magsisilbi raw titirhan ng kanilang anak oras na makalaya at makauwi ulit dito sa Pilipinas. Ipinaskil na nga rin nila sa paligid yung mga larawan na magpapakita ng mga naging paghihirap ni Mary Jane at pakikipaglaban ng kanyang pamilya habang siya ay nasa piitan. Welcome naman daw para sa grupong migrante ang ginawang aksyon ng DFA. Pero sana raw si Pangulong Marcos Jr. mismo ang personal na umapela para sa kaso ni Mary Jane. May ibang dating po yun eh, kasi kung sinama po siya as a mayor, no? Mayor na usapin doon sa mahabang listahan na pinag-usapan ng dalawang pangulo, dalawang gobyerno, magbibigay yun ng simbolo na may pagpapahalaga ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. doon sa karapatan at kapakanan ng ating mga OFWs na nagiging biktima ng human trafficking. Pero kahit hindi si PBBM ang personal na humiling na executive clemency para kay Mary Jane, nagpapasalamat na rin daw si Nanay Celia. At umaasa ako sa Pangulo natin na siya ang tutulong kay Mary Jane. Dahil tatlo na yung Pangulong na upo eh, pangatlo siya. Umaasa ako na baka isang araw makapilong namin si Mary Jane. Ayon naman sa National Union of People's Lawyers na humahawak sa kaso ni Mary Jane, may nakarating sa kanila na madalas hindi pinagbibigyan ni President Widodo ang executive clemency kapag illegal na droga ang kaso ng isang convict. Pero ayaw doon nila itong pangunahan. Hanggat merong mga natatangin pagkakataon tulad nito pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr., hanggat may mga mag-asa pa na nalalami, tingin namin ay karapat dapat at mainap na humiling ng executive clemency. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.